Sa mga pagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonella, sasabing Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mga kaibigan, meron po nagre-request sa atin ng ebidensya tungkol po sa ating sinasabi rito hinggil sa dayaan, sa halalan. Alam po ninyo, papagbigyan ko po kayo. Ipapakita po natin ang ebidensya. Pero gusto ko sanang paunahan kayo na lahat po ng namumutawi sa aking bibig dito at ating pong pinapahayag ay pawang katotohanan. At ang ibig sabihin niyan, meron po tayong pinanggagalingan, meron tayong pinangahawakang ebidensya. Manalig na lamang po kayo sapagkat kung minsan, napakahirap na isa-isahin po natin lahat na nagkokomento, papakitaan po natin ang mga ebidensya. Kung minsan ang napakarami pong ebidensya yan, lahat po ipapakita natin. Ngayon, dahil po rito sa inyong kahilingan, i-blow up po namin ang ebidensya na ito hinggil po sa dayaan na yan at akin pong ipapaliwanag. Kung meron po kayong katanungan, pwede po kayo magtanong sa akin at bagamat hindi ko po tungkulin yan, papagbigyan ko po kayo sapagkat mukhang mas madali ang humingi ng ebidensya kaysa magpakita ng ebidensya. Ito po yung papakita po tayo ng ebidensya ngayon at ito pong inyong makikita sa akin pong gawing kanan ay makikita po ninyo yung dayaan na yan. Mga eksperto po ang naghanda nitong graph na yan tungkol po sa pandarayang ginawa dito po sa May 9, 2022 election. Bakit po natin hindi iniiwan to issue ito? Napaka-importante po yung issue ito eh. Dapat po tayo mga Pilipino ay natututong ipagtanggol ang ating karangalan, ipagtanggol natin ang ating pong mga institusyon sa gobyerno, pareho po ng Commission on Election. Hindi po natin pwedeng pabayaan yan sapagkat pag nandyan yung kaugalian ng pandaraya, abay kinakailangan na lamang mandaya na lamang mga kandidato upang sila ay manalo. Yan ay pagtampalasan sa inyong lahat, kayong lahat, tayong lahat ng mga Pilipino, tinatampalasan. Bakit pag kami nagpapahayag ang inyong hihinga ng ebidensya yung nagpapahayag? Ganun pa man, papagbigyan ko po kayo. Sapagkat yan po inyong kahilingan, at napaka-importante po sa akin ang aking pong integridad bilang isang mamamahayag. Na pag aking pong sinabi rito, meron po tayong pinanindigan. Ako po ay veteranong journalist, veteranong mamamahayag. Professor po ako ng journalism sa Polytechnic University of the Philippines or PUP. Napakalaking eskwelahan po yan. Halos baka mas malaki pa ang enrollment niya kaysa sa University of the Philippines. Ganun pa man, ito po ipapakita po natin sa pamamagitan po ng pag-blow up nitong pong ating dokumento na makikita po ninyo dito po sa aking gawing kanan. Mga kaibigan, ipagpaumanhin po ninyo sapagkat kinakailangan po o kilkilin natin ito. Sapagkat pag mapapatunayan po natin at dapat patunayan natin at patunayan din ng COMELEC na yan ay sinasabi ngang makatotohan ng halalan, abay nagpumunta na po kami sa Korte Suprema at siyempre, Korte Suprema sa ilalim yan ni Bongbong Marcos ang sabi ng COMELEC dito po sa TNT Trio. Ito po ay tatlong mga senior citizens na eksperto sa computer. Yung dati pong presidente ng Finex Philippines na si Frank Isaac, yung pong dating undersecretary ng Department of Information on Computer Technology, Communication Technology, at yung pong dating NAMFREL at dating commissioner ng COMELEC na si Gus Lagman. Sila po ang nag-prepare po nitong draft na ito at sila nagsasabing masyadong malaki ang naging dayaan sapagkat sa unang oras pa lamang, 20 million agad ang lamang ni Bongbong Marcos at sa lahat ng mga sumunod na oras, pare-pareho na ang lamang niya. Meron po siyang
13 million, meron po siyang tuloy-tuloy, constant masyado yung pong kalamangan niya, paglalamang niya kay Lenny Robredo. Para po bang kabulaanan lamang ang nakita natin sa ating mga mata, nagkulay rosas ang Cebu, nagkulay rosas ang Pasig, ang Pasay, Iloilo at kung saan man magpunta si Lenny Robredo at si Kiko Pangilinan, nagkukulay rosas po, rosas, lahat po ng kanilang pinupuntahan. Ngunit sa araw ng halalan, abay biglang-bigla, nasisiro pa yata sa ibang lugar. At dito po natin ipinapakita na hindi lamang po sa pantaha o allegory o logic, sapagkat kung lahat ng presidente, pati yung presidency ni Pinoy Aquino ay nagkaroon ng mga dayaan, katunayan humantong ito sa protesta ni Bongbong Marcos laban kay Lenny Robredo, ibig sabihin, hindi sila nagtitiwala dito po sa COMELEC, sa ilalim ni Pinoy Aquino, hindi nagtiwala sa ilalim ni Marcos Sr. at sa pamamahala ni Cory, nagkaroon din po ng dayaan, nagkaroon po ng maraming dayaan sa iba't ibang mga presidential regime. Ang pinakamalaking dayaan na nangyari ay yung pong kay Gloria Macapagal Arroyo na kakampi ngayon ni Bongbong Marcos at kakampi rin ng salbahing si Duterte. Ayan po yung Hello Garci. Eh kung lahat ng presidente na yan nagkaroon ng dayaan, eh bakit po dito sa buhong tarantado at duwag at traidor na walang modong pangulong pangalan ay Rodrigo Duterte, eh lalabas na siya ang pinakamalinis na COMELEC o halalan? Yan po ang ating pong pinaglalaban dito, kaya po meron po tayong ginagawang pagbubunyag. At yan po ang ating pong ebidensya nandito, at ito po ang aking telepono. Lahat ng gustong magreklamo, makikita po ninyo yung telepono po natin ay nakalathala na rin po dito sa ating pong programa. Sapagkat meron na rin po tayong konting teknolohiya na ginagamit hinggil po dito. Mga kaibigan, yan po muna ang ating report. Sa susunod, atin po namang babanggitin ang mga iba pang mga ebidensya tungkol naman sa patayan sa ilalim ni Rodrigo Roa Duterte at kung ilang libong pamilya ang winasak ng buhong na presidente ito. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawal de Carbonell, ang sasabing Allahu Akbar, iniibig ko ang Pilipinas.